Ayan. Oh. Ay, wala yung isa pala. Anim ninyong anak kasi hindi kayo pinapabayaan. Kaya na sinabi ko, 8, 9, 10,000. Paano po mga kababayan? Daddy Frank, pag malakas po. Ni Daddy Frankie, kasi namit na namin si Kuya Bal. Kuya Bal, salamat po. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, panibagong araw, panibagong vlog. Welcome po sa aking, kumusta po kayo mga kababayan? Ang inyong lingkod, si Daddy Frankie, nandito po ako ngayon sa papasok po ng Capas Tarlac. Kami po ay papunta ng Tarlac Concepcion. Gawa po ng, mayroon tayong tutulungan na isang senior citizen na nag-message po at siya po ay nagda-dialysis. So sa ngayon mga kabayan, malapit na po kami at ayon sa ating kausap, magkikita po kami, susunduin po ang Daddy Frankie team dito sa bayan mismo. So eto mga kabarangay, andito na po tayo, papasok na po tayo at mga kasamahan natin ang Team Alien ay nandyan po sa sasakyan. So mga kababayan, samahan nyo po ang Daddy Frankie team nang makita natin ang kalagayan ng lola na ating tutulungan na senior. So let's go po! Ayan. Kababayan, mga kabarangay, ang inyong lingkod si Daddy Frankie at ako po ay naimbitahan dito sa gitna ng bukid at pero ang lugar po nito mga kabarangay is Concepcion Tarlac. Ayan. At inimbitahan gaya po ng sinabi ko, naimbitahan po ang Daddy Frankie team dito at may humihingi ng tulong na isang senior na nagda-dialysis at ang kanyang kahilingan mga kababayan, mga kabarangay is kahit na wheelchair lamang po. So mga kabarangay, nandito na po kami, nandito na po ako sa harapan ng bahay ng ating tutulungan. So pasukan po natin nang malaman natin ang kalagayan. Hello sir! Kumusta po? Kumusta? Ayan, saan si nanay? Ito po. Sa loob. Sige. Yan po, si Daddy Frankie po. Ayan. Matulungin po tayo yan. Okay, so hello po! Pasok po ako, nay! Ayan. Hello nay, kumusta po? Upo ako. Okay. Nay, okay ka lang? Oo. Oh, napagsalita pa si nanay. Ilan taon na po si nanay? Ilan po? 60. Ah, senior na nga. January. Ah, this coming January, magsi-60 po si nanay. 62. Ah, 61. Ah, 61. Okay. Ah, magbo-birthday. Ano nangyari kay nanay? Anong kalagayan ni nanay? Mayroon siya po yung ano, sugar. Ngayon, sa kainom ng gamot. Tinamaan niya, ano niya? Kidney. At tinamaan ang kidney niya? Pero, nagpapa-check up naman. Opo, nagda-dialysis siya. Nagda-dialysis, o. Kumusta na ang pakiramdam nanay? Buti ngayon, masama yun. Masama pakiramdam niyo po ngayon? Hindi. Inuubo po kayo, nay? Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Kayo po asawa, tay? Opo. Pangalan ni nanay? Hasmin po. Hasmin Mendoza Katsero. Oh, mga kabarangay, si nanay Hasmin. Ano apelyido? Mendoza Katsero. Oh, nanay Hasmin Mendoza Katsero, mga kabarangay. At nandito po ako sa kanilang bahay ngayon. Gawa po ng ang kanilang anak na si Boss Pitts ay nag-message sa amin
Samantalang si Boss Pete po na meet natin yan before dahil sila po ay Cobra Hunter, mga Tuklaw Brothers. At sa ngayon, sa pagkakataon na ito nga kabarangay, nag-message sila kay Daddy Frankie para ilapit or ihingi ng kaunting na sinanay Yasmin Mendoza Cachero at sa kanyang kalagayan. Nay, bakit naputol yung isang paa? Putol po. Ano yan? Kasi nasugat eh. Pinutol na? Kasi pinutol na? Para hindi na kumalat, ganon. Okay. Di ba, alin, mas ikagaganda pa pag pinutol, no? Kaysa hindi putulin, mas lalala. Kailan po pinutol yan, tay? Magdadalawang taon na. Magdadalawang taon na. Pero napansin ko parang namamaga yung isang paa. Hindi po, ano talaga, ano to eh. Ganyan na talaga. Dati po, manas ito, malaki. Oo. Nawala yung manas. Nawala naman ngayon. Pero nakita ko naman tayo, may sabi kasi ni Boss Pitts, kailangan ng wheelchair. Opo, kasi sira na po yun. Sira na, okay. Ayan, akala ko okay pa, mga kababayan. Mga kabarangay, kanina po nakita ko, nakasakay sa wheelchair. Akala ko okay po yon, pero bagamat sabi po ng kanilang anak na si Boss Pitts, na siya po ang tumawag kay Daddy Frankie, kailangan ng wheelchair. Kaya pala is sira na po yung wheelchair. Ayan. So, Nay, bukod sa wheelchair, ano po ba ang pwedeng gawing tulong ni Daddy Frankie para naman mapagaan or mapasaya namin kayo kahit sa araw man lang na ito? Sabihin mo kung kailangan ng kunting pambili ng gamot. Pambili ng gamot kasi wala na kami pera. Naubos na. Gaano na po ba kayo yung sakit nyo, Nay? Matagal na. Tatlong taon na po siya nagda-dialysis. Three years nang nagda-dialysis. Hirap naman ng ganun, no? Ilan po anak niyo, Nay? Lima. Pangilan po si Boss Pete? Anim. Bunso yan. Ay, bunso na siya. Okay. Ang hirap naman ng ganyan. So, sige, pakuha natin yung yung wheelchair natin. Kunin ko lang, mga kababayan. Saglit lang. Ayan, Nay. May dala akong wheelchair gaya po ng inyong kahilingan. At wait lang, kukuha rin na ng bigas. May bigas din po akong dala. Yup! Ayan. Nagdala rin kami ng bigas, Nay, para sakali. Makatulong naman yan. Tapos buksan natin tong wheelchair. Hindi na mahirapan sa wheelchair mo. Opo. Maganda. Yup. Wow, bago. Ganda. Yan. Pa-try nga po. Sakay si ta. Okay. Wait lang. Ayusin natin muna to. Sige, try natin, nanay. Ayan. Tama. Ayan. Wow. Ay, wala yung isa pala. Binababa ko to. Wala na pala yung isang paa ni nanay. Sorry. At saka may dala akong bigas. Nay, sana makatulong po yan. Malaking bagay po yan. Ay, salamat po. Ngayon, medyo... Anong pinagkakakitaan ninyo dito, tay? Anong hanap buhay? Wala na po ako. Umihilaw sa mga anak ko. Sa mga anak. Bali, tinutulungan na lang kayo ng inyong mga anak. Salamat sa Diyos at yung mga anak ninyo hindi kayo pinapabayaan. Ano po? Yan? Kasi maraming... Hindi naman lahat po. Pero may mga anak na pag nagkaroon na ng pamilya, halos... Gaya na sinabi ko, mga kabarangay, hindi po lahat. Pero mapalad tayong mga magulang
kasi po kung hindi tayo pinapabayaan ng ating mga anak, no? Kaya yun po ang aking pinapakiusap sa ating mga kababayan. Ano tanuman po ang marating natin sa buhay bilang mga anak at kung ano pa ano man po ang kahihinatnan ng ating mga magulang, sana po suportahan po natin ang ating mga magulang hanggat sa makakaya natin. Yan po, dahil hindi po tayo magkakaroon ng kung ano man meron tayo ngayon kung hindi dahil sa ating mga magulang. Kaya saludo po ako sa inyong mga anak, tay, nay, kasi after all ng inyong kalagayan is tinutulungan or hindi kayo pinapabayaan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa anim ninyong anak. Anim po, ano? Kaya saludo po ako sa anim ninyong anak kasi hindi kayo pinapabayaan. Kaya na sinabi ko, mapalad po kayo kahit ganyan man po halimbawa ang kapalaran o sitwasyon na dinaranas natin ng kapamilya natin, mababawasan po yung sakit dahil nakikita natin na sumusuporta ang buong pamilya. Mas mahirap po, mas doble po ang sakit ng isang kapamilya natin kung hindi sinusuportahan ng ating kapamilya. Kaya mapalad pa rin kayo kasi may mga magulang, may mga tinutulungan po ako, tinutulungan ng Daddy Frankie team na may mga anak naman, kaya lang hindi po sila wala ang kanilang present sa kanilang magulang or wala ang present dun sa kanilang kapamilya na may pinagdadaanan malubha. Pero sa kalagayan ni Nanay, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi nga po may kasabihan po tayo mga kababayan, mga kabarangay na kung sa tingin mo po nahihirapan ka na sa iyong sitwasyon, mahirap ang iyong pinagdadaanan. Sabi nila, tumingin ka muna sa iyong kapaligiran. Meron at meron, mas mahirap ang pinagdadaanan. So, maswerte pa rin kayo, Naitay, dahil nandyan po ang inyong mga anak. No po? At basta wag lang po tayong makalimot. Pasasalamat lang tayo parati sa Panginoon na sana malagpasan natin lahat ang ating mga pinagdaraanan. Ayan. So, gaya ng sabi ni Nanay, mga kabarangay, nangailangan din siya ng kaunting tulong pinansyal, pambili ng gamot. So, bibigyan natin si Nanay ng kaunting pambili ng gamot. Ayan. Ayan, Nay. Pambili mo ng gamot, Nay. So, pakitanga po. One. Six, seven, eight, nine, 10,000. Ayan mga kabarangay, binigyan po ni Daddy Frankie si Nanay ng kaunting tulong financial kasi po si Nanay ay nagda-dialysis at nasabi nga po nila na wala po silang pinagkakakitaan. Badkos humihingi sila at naghihintay na lang ng kanilang mga anak. Pero syempre, alam naman natin mga kababayan, pag dito po tayo sa probinsya, talagang halos sakto-sakto lang po rin ang ating kita sa ating pamilya. Pero syempre, naging reward ko po yun kay Nanay dahil ang kanyang mga anak, after all ng pinagdadaanan ni Nanay, is nandyan pa rin ang kanyang mga anak na sumusuporta. Kaya sana po, panawagan ko sa kanyang anak, sa anak ni Nanay, sana po hanggang sa huli ay hindi nila pababayaan. Although nakikita ko naman, dahil nasabi po ng Nanay na hindi siya pinapabayaan ng kanyang pamilya. At sana po, Nay, tuloy-tuloy lang po ang laban, huwag tayong susuko. Ano tanuman ang pagsubok na dinadanas natin, huwag nating kakalimutan lagi ang Panginoon. Dahil gaya ng sinasabi ko parati, ang pagsubok na ito ay si God lamang po ang nakakaalam at siya po ang nagbibigay ng lahat-lahat. No po, Nay? Okay. Ayan. So, ano masasabi ni Nanay? Maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin.
Opo. Tsapo sa wheelchair, tsapo sa bigat, tsapo opo. Sa pera po na ito. Okay. Malaking bagay na po ito sa amin po. Opo. O, buti ko na po, sa linggo ko na po gagamitin sa diocese po. Opo. Ayan. So, salamat din po mga kabarangay sa wheelchair na ito. Ang wheelchair po na ito ay nanggagaling po kay Pardubi. Siya po ang namili niya, ay ano, nag-sponsor yan sa mga wheelchair na binibigay ng Daddy Frankie Team, ay galing po kay Pardubi. Kaya Pardubi, gabayan ka nawa ng Panginoon. Sana po hindi ka magbago, magsawa sa ating kay Daddy Frankie na pag-support din po, at hindi ka magsawa sa pagtulong sa mga taong nangailangan. Kaya maraming maraming salamat, Pardubi. At syempre, hindi lang po kay Pardubi, sa lahat po ng tumutulong, nagsusupport sa Daddy Frankie Team, kay Tita Hanes, Ma'am Elizabeth Hansen, ayan, Tita Monet, sa mga laging nagpapakulay kay Daddy Frankie, sa lahat ng aming lakad, tumutulong, nagsusupport. Maraming maraming salamat po. Gaya po ng aking laging sinasabi, hindi po magagawa ni Daddy Frankie ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa inyo at sa mga nagsusupport, laging nanonood, nagsishare ng mga videos natin. Mga kababayan, mga kabarangay, si Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. Ako'y maglalambing po muli sa inyo. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pakisubscribe lamang po at paklik na rin yung bell button. Ganon din sa aking mga kasamahan. Nang sa ganon, mas marami pa tayong matutulungan. Ayan. So, Tay, ano po masasabi ni Tatay? Ako po ay maraming magpapasalamat sa inyo kahit paano nakarating kayo rito sa lugar namin, kahit na malayo ang pinanggalingan nyo. Kaya opo, nagpapasalamat po kami sa inyo. Malaking bagay kung nabinigay nyo sa amin. Malaking tulong po nyo sa amin. Kaya kami po nagpapasalamat sa inyo. Daddy Frankie, maraming maraming salamat po. Opo. Anong lugar ito tayo ulit? Santa Rita po, Santa Rita. Complete Conception. Santa Rita Conception, Tarlac. Oh. Ayan, mga kabarangay, from Makati, nagarating ang Daddy Frankie Team dito po sa Santa Rita, Tarlac, Conception po. Ayan, so maraming maraming salamat po ulit mga kababayan, pansamantala ang inyong lingkod. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, magpapaalam po muli, pansamantala. Bye-bye and God bless po. Ayan.